Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, hi, I am Kem, and don't forget to click that subscribe button and the bell icon beside to be notified whenever I upload new video. So in today's video, nakikita nyo naman sa title kung ano siya. So this is all about giving advice or tips sa inyong mga incoming freshman college students. Kasi ibang-iba talaga ang buhay ng high school sa college. So in a way, makatulong ako para maging prepare kayo sa college life nyo kapag napanood nyo to. But disclaimer lang, ang lahat ng sasabihin ko or i-share ko dito ay based yun sa experience ko or sa naging experience ko before when I was in college, and also yung mga na-realize ko na pwedeng makatulong din sa inyo. Also, as much as possible, I wanna keep this video short lang, not too long naman, kasi I know meron dyan sa inyong nanonood na nabobored, lalo na kung hindi naman talaga famous. So, without further ado, let's get into the video! Sa mga nakagraduate na dyan ng college, we all know that college is a combination of hardship and joy, diba? It is really not easy. So reminder or tip number one, don't compare senior high school life or high school life to college. Kasi it's totally different. Kung ano yung ginagawa nyo nung high school, ganun din yung gagawin nyo sa college. Kasi hindi. Kung nadadalian ka sa buhay mo sa high school and naisip mo ganun din kadali sa college, you're wrong. Don't compare the two para hindi ka masyadong mahirapan kasi baka nag-expect ka na. So, wag tayong mag-expect, okay? Sa college life, a lot of adjustment ang kailangan yung gawin. So, dapat open-minded ka kasi since iba-ibang tao na yung makakasalamuha mo. So, that's the tip number one. Don't compare high school to college life kasi ibang-iba siya. It's really not easy like high school, and also new people, new professor, new culture, lahat bago. Second, always attend orientation kasi kapag freshman ka, nandiyan talaga yung andam mong a-attenda ng orientation dito sa campus na to, so dyan. Basta andaming orientation, but mind you guys, always attend those orientation kasi even you find it boring or nakakaantok, nakaka-boring naman makinig ng ganyan-ganyan, it's really important kasi pag-attend ng orientation is one of the easiest way for you to familiarize your university, your college, or kung ano yung course na kinuha mo. So yun, para maram kang idea kung nasaan ka. And also, it will help you feel at ease. Kaya, attend orientation, okay? Third, you should be an organized person. College life requires you to organize. So, let me just share to you. Kasi, nung college ako, I am so lucky to have this one friend na kahit hindi ko siya sabihan, talagang ginagawa niya na rin-remind niya ako. Actually, pag ang gulo-gulo nung mga notes ko or nung gamit ko kung saan nakalagay yung mga papers like COR and everything, siya talaga yung nag-aayos, and parang may sticky notes siya. So, dun sa sticky notes na yun, dun nakalagay lahat ng reminders, schedules, assignments, and all. But again, it is much better for you to do it for yourself. Mas okay na ikaw yung gumawa para sa sarili mo. Kasi ako, nandyan siya, pero sa kalagitnaan na ng college life ko, na hindi na kami magkasama. And doon, natuto na ako na dapat ako nag-remind sa sarili ko and kinikip ko na yung notes ko. Magulo pa rin talaga yung mga notes ko. Kalat-kalat pa rin sila. Pero natuto ako and na-realize ko na, oo nga no, dapat organize ka talaga para hindi ka nahuhuli or hindi ka lumalagpas dun sa deadline. It's better na be organized and always remind yourself to be organized. Yun, sa college talagang matututunan nyo yung disiplina sa sarili. Kaya, be organized. Fourth, kung akala nyo pag-college ka na, okay lang na hindi mag-attend ng class at magbabasa ka na lang. No. It's a no-no. But, hindi ko naman sinasabing perfect akong lagi akong nasa school before. Kasi may times na nalilate din ako. Or sometimes kapag late na ako, hindi na ako pumapasok. Kasi nakakahiya na talaga. And nasasarahan ako ng pintuan. Kaya, go to class and be on time. Kung akala nyo okay lang na wag nang pumasok tapos magbabasa ka na lang ng notes or makikikopya ka ng notes, or ngayon usong-uso yung pipicturean na lang, then yung nasa PowerPoint then isi-send sa group chat ninyo, okay yun. But the best advice I can give you is go to class pa din and be on time. Kasi merong mga sinasabi yung professor na wala sa PowerPoint. So it's better din na habang nagsasalita yung professors nyo, nagte-take down notes kayo. Kasi meron sila dyan bigla ang nasasabi na importante na
pwedeng lumabas sa exams ninyo or sa quizzes na ibibigay nila na hindi nyo makukuha or mababasa dun sa PowerPoint. Like, further explanations regarding those topics, minsan, ina-explain na lang ng professors. Pero the idea nandun sa PowerPoint, pero para mas maintindihan nyo, ina-explain ng professor. And meron silang mga sinasabi dun na makaka-help sa inyo. You'll get vital information from your professors na pwede nyong gamitin sa quizzes na ibibigay nila or sa exam. So, fifth, be approachable and be friendly. Since bagong kaibigan, bagong professors, bagong school, bagong culture, and a lot of adjustments ang magaganap, you need to open yourself and you need to respect each other's differences. Since magkakaiba kayo ng pinanggalingan at magkakaiba kayo ng experience nung high school, hindi ganun kadali na build ng relationship. So, it's always important na maging na yung foundation mo sa pakikipagkaibigan is yung respeto. Intindihin mo yung pagkakaiba ninyo, and kung gusto mo maging kaibigan yung taong yun, kailangan mo siyang irespeto and kailangan mo siyang unawain. So, respect and understand. And also, iwasan niyo yung pagiging sobrang choosy. Kasi, sa college, kailangan niyo yung tulong ng isa't isa. Kung magkakaklase kayo, isang block, kung magkakaklase kayo at isang block lang kayo for a year, kailangan niyo talaga yung tulong ng isa't isa para ma-survive niyo yung isang sem or yung dalawang sem na yon. Yun yung masasabi ko sa inyo. Huwag kayong choosy, respeto niyo yung pagkakaiba ninyo, be friendly, and huwag kayong masyadong judgmental. So, every time na makaka-feel kayo ng or na-intimidate kayo sa isang tao, huwag niyong hayaan na sa buong taon ay na-intimidate kayo sa kanya. Bigyan niyo yung sarili niyo ng chance para makilala siya, or bigyan mo din sila ng chance para makilala ka. Equal efforts ba? Para maging masaya yung college life nyo. So, fifth is seek balance. Kasi, you know, college is a combination of social and academic activities. So, don't tip the balance too far from the direction, okay? So, sabi nga ng isa sa mga naging professor ko before bago ako graduate, siya kasi yung college life niya, interesting eh, and nababalance niya. Always remember guys daw na if you wanna play hard, you need to study hard. Okay, so yun lang yung masasabi ko, seek balance. So, sixth reminder is get involved. Kasi nowadays, a big problem is that a lot of students, lalo na dun sa tahimik or sa shy type, there is this feeling kasi of not quite belong. Yung parang, diba, parang hindi mo binibelong yung sarili mo, or ikaw na mismo yung nag-overthink na, I don't belong to this group, I don't belong to this. Overthink ka na hindi ako belong sa ganitong grupo, hindi ako pwede sa ganyan. So, do not overthink and don't feel na hindi ka belong. So, don't be afraid to showcase what you have and express what you feel. So, in expressing yourself, always remember not to go overboard, okay? Or try to join organizations. Through this, you'll gain confidence to find a friend. And also, kapag nag-join ka sa organizations or sa kung anong clubs yung nag-exist dun sa school mo, there's this feeling na connected ka dun sa school. And seventh, since nasa college ka, always aim for A good grades. I'm not telling na ang tataas ng grades ko when I was in college, but this is an advice na nga. Kasi ako nung college, yung nasa isip ko lang is I have to maintain this specific average. Kaya yung tip ko sa inyo is aim for a good grades. College life is really not easy compared sa high school. So, di ba nung high school, konting alam din, konting ganyan sa mga teacher nyo. Ay, girl, sado ka. Sa college, I don't know kung meron pa din ganon. Di ko naman linalahat, but kasi as I observe sa college, kailangan mo talagang paghirapan yung grades na makukuha mo. You have to earn your good grades. Kailangan mong paghirapan. And along with that, since you're aiming a good grade, set some goals for yourself. Okay? Pang ilan na ba? 7 or 8? Take responsibility. If you commit mistake, you are the one who is responsible for the consequence, and you don't have to blame sa iba. You don't have to blame others para masalo ka, yung ganun. You should own up to your own mistakes, learn from it, and move on. And always mong tatandaan, ang sama naman sa pakiramdam na yung pagkakamali mo ay isisisi mo sa iba or ipapasalo mo sa iba. Diba? You are old enough, you are matured enough to think that your actions is also your responsibility. Okay? So, next. Pang ilan na ba? Pang 9? So, sa college, hindi talaga siya madali.
college is really stressful. Nang kahit nasa freshman ka pa lang, is napifeel mo na yung stress. If whenever you feel down, stressed, depressed, or alone, don't hesitate to seek professional help. Take advantage of the services that the school provide for their students. Libre lang naman yun eh. And always remember, you don't have to face these issues by yourself. You have someone to talk to. Just don't hesitate. The safest place to open your feelings or your problems is sa guidance counselor kasi they value the confidentiality. So last but not the least, be prepared for the feeling of overwhelmed. Parang nararamdaman mo na overwhelmed ka. There's a lot going in your life sa college or lalo na sa freshman. Ang daming ganap, ang daming bago. Expect that there are moments that it seems a bit too much. So parang ano, be prepared to feel completely unprepared. Tama ba? Basta ganun. Basta always remember then that you're not the only one feeling that way also. Madami kayo, and ako, na-feel ko din yan when I was in college, when I was in my freshman years. Share ko lang, kasi nung freshman din ako, hindi ako ganito. I am more of boyish type. So, feeling ko nga ang judgment ka talaga nung mga time na yun. Pero ang saya kasi, looking back, yung batch namin, ang dudugyot pala namin. Sorry for the term, pero pag inaano ko, ang saya kasi you see yourself now and sobrang ibang-iba ka na before. Parang alam mo yun, nag-grow ka talaga and nag-mature ka. Naalala ko pa noon kasi palipat-lipat pa kami noon ng room eh. So iba-ibang college yung pinupuntahan namin para sa iba-ibang subject. Lalakad kami, ang iinit, tapos lahat kami karamihan sa amin, nakabakpa kami, rubber shoes, the typical college student. Tapos, ang liliit ng batch namin, parang akalain mo mga high school. And now, pag nakakakita ako ng college students, yung mga first year college students, na-amaze ako kasi ang tatangkad nila, ang dadalaga na nila. Naaalala ko pa noon, ang alam ko lang sa college is hindi ako marunong mag-makeup eh. Pulbo lang. So, when I was in my second year, doon na, natuto na ako mag-ayos ng sarili ko, mag-lip tint and pulbo. Fourth year, di pa ako marunong magkilay. So, lately lang ako natutong magkilay. But, yun na yung time na nahumaling din ako sa mga pang-ayos, mga girl stuffs, kikay stuffs. At ang saya talaga ng college. And, challenging siya. But, yung college life, yun yung tutulong sa'yo para mag-mature yung isip mo, yung pananaw mo sa buhay. And eto na, yung last na pinaka-importante for the freshmen. Since pasok ka na, every university may binibigay ata silang certificate of registration kasi sa first day niyo wala pa rin naman kayong ID. So don't forget to bring your COR with you kasi yan yung chine-check ng professors nyo, yan yung nagsiserve as attendance. And also, para proof na din yung pagdaan nyo sa guard na talagang enroll kayo and estudyante kayo ng university to. So, don't forget to bring with you your COR. And also, another reminder that be approachable and be friendly kasi kailangan nyo yung isa't isa. And para ma-survive nyo yung college, kailangan nyo ng kaibigan. I'm telling you that you need a friend. Also, don't forget to respect everyone's differences. Irespeto nyo kasi hindi naman importante yung kailangan gusto ka ng lahat. Hindi naman kailangan na paborito ka ng lahat. Pero alam mo yun, yung nagagawa mo yung tama, marunong kang rumispeto kahit hindi ka man nila gusto. Pero rinirespeto mo kung sino sila, kung ano yung gusto nila. Okay yun. And, pero kapag sa tingin nyong may point kayo, opinion nyo, may ilalaban or nasa tama naman, don't be afraid to express what you feel and what you think what's right. Don't isolate yourself, join organizations, give yourself a chance to grow and express who you really are. So ayan, freshmen, lagi nyong tatandaan na learning never ends. And I would just like to remind you, freshies, that college life is a golden period. It creates a strong foundation of knowledge. So, ayan, papasok pa lang kayo sa college, iset nyo na sa utak nyo na need to be determined. You need to be determined to make it through your freshman years and beyond. Also, take advantage of your network. And eto na, don't forget to have fun. College is fun. Ang daming activities, ang daming parties, ang daming programs. Ang dami. So, don't forget to have fun while you're learning as much as you can. Get the most out of your college experience. So, that's it for today's video. I hope may na-share ako sa inyong pwede nyong ma-apply sa college life nyo. So, don't forget to give this video a thumbs up. Click the subscribe button and the bell icon beside to be notified whenever I upload new video. So, that's it for today. Thank you for watching and see you in my next one. Bye! Now you